of Maharlika. Yan daw ang pwedeng ipalit sa pangalan ng Pilipinas ayon kay Pangulong Duterte. Hindi na bago ang konsepto ng pangalang Maharlika. Lumutang na rin ito noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. May report si Joseph Morong. Paano kung ang pangalan ng ating bansa na Pilipinas gawing Maharlika? Yan ang isang ideyang pinaludang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang talumpati sa Maguindanao. Maharlika. The Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word and it means more of a concept of serenity and peace. Republic of Maharlika. The Maharlikans, since we are Malays, we should have a name identified with us. I like the idea of Maharlika name for the Philippines. Ang mga babae pwedeng tawaging Maharlika na sa halip na Pilipina. E ang mga lalaki? Oh? Mahal ako. Nag-evolve naman ako nung magiging eh, di ba? Tingnan natin. But it's an interesting idea. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga Pinoy rito? Sa pagtanong sa nakatira sa Maharlika, parang street po eh. Hindi ako pabor doon, bakit gagawin natin yun, di ba? Bakit gagawin ni Duterte yun? Eh talaga Pilipinas na talaga tayo noon pa. Ito ko, dahil yung Pilipinas ay kinuha sa pangalang pangalan ng Espanyol, Spanish. Eh Pilipino tayo, ay dito sa Pilipinas, sa Asia tayo, hindi naman tayo sa Hindi na bago ang konsepto ng pangalang Maharlika. Sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, lumutang na rin ito. Sa artikulo ng National Historical Commission of the Philippines, nabanggit na noong 1978, naghain ang Parliamentary Bill No. 195, sinuoy Senador Eddie Ilarde para palitan ng Maharlika ang Pilipinas. Ang Maharlika raw ang pamana ng ating kasaysayan bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop. Ang salitang Mahar daw ay Sanskrit para sa noble o great. Ang likha naman ay salita natin para sa create o paglikha. Kaya ang Maharlikang ibig sabihin ay nobly created. Pero para sa profesor at historian na si Professor Xiao Chua, meron naman daw teorya na ang salitang Maharlika ay galing sa Sanskrit o salitang Indian na hindi maganda sa pandinigang kahulugan. Hindi rin daw dugong bughaw o nobleman ang ibig sabihin ng Maharlika. Mali raw ang pagkakatranslate ng mga Amerikano sa Spanish documents na may salitang Maharlika o Maharlika. Ibig sabihin ng Maharlika nung unang panahon ay isa siyang uri ng tao na malaya. Malaya? Malaya. Dato, okay. May dato ka, may oripon ka o alipin, yung nasa gitna, yun yung malayang tao na sa Tagalog ay tinatawag na Maharlika at sa sa Bisaya ay tinatawag na Timawa. Middle class, malaya. Okay. Sa artikulo ng NHCP, kabilang din sa mga pangalan na dating inisip na ipalit sa Pilipinas ay Sulimanya, sunod kay Raja Suliman, Lusbimin o Luzon, Visayas, Mindanao, Perlas ng Silangan galing sa Perlas del Mar del Oriente ni Rizal o Rizalinas o Islands of Rizal. Pero sabi ni Professor Chua, baka hindi na raw kailangan magpalit ng pangalan. Ang tingin ng marami, inangkin na natin yung katawagang Pilipinas eh. Aha. Diba? Tapos tinatawag na natin yung sarili nating Pilipino. So bakit pa tayo magpapalit after many, many years? Ideya pa lamang naman daw yan, sabi ng Malacanang, at bago mapalitan ang pangalan ng ating bansa, ay kailangan may maipasang isang batas at pagbotohan ito ng taong bayan sa isang referendum.